Tama kailan lang ay halos 300 Pilipino mula sa Melbourne dito sa Australia ang nagdesisyong umuwi na lamang sa Pilipinas dahil sa patuloy na epekto ng COVID-19 pandemic. Ito ang kauna-unahang pinakamalaking repatriation flight mula Australia na pinondohan ng Philippine government. Paglapag sa Pilipinas, agad sumailalim sa mandatory coronavirus test ang mga repatriate. At ayon sa report ng konsulado, lahat sila negatibo sa COVID-19. Nanguna sa repatriation flight ang Department of Foreign Affairs, Philippine Consulate Office sa Melbourne at ang Philippine Airlines. It was a cargo flight that came in. We converted it into a passenger flight on the way back. Kinumusta ng TFC News ang ilang kababayang kakauwi pa lamang sa Pilipinas. Laking pasasalamat ni Brian dahil sinagot ng Department of Foreign Affairs ang plane ticket ng mga international student na kagaya niyang nawala ng trabaho at hindi na kayang suportahan ang kanilang pananatili sa Australia. Sobrang saya po sa pakiramdam na nandito na po, kasama po namin yung pamilya po namin, na sabay-sabay po namin hinaharap po yung pandemya po ito, na although sabihin po natin na sa Pinas po mas mataas po ang case rate, kahit pa paano po masaya naman po kami na magkakasama kami ng pamilya ko. Libre rin ang pamasahe ng mga dating na stranded na turista sa Australia at libreng nakapag-rebook ng tiket ang iilan sa kanila na nakansela ang flight noon. Habang ang iba naman ay nagbayad ng kanilang mga sariling tiket. Sobrang thank you po sa mga tumulong po sa amin na makauwi po kami. Lalo na po kay Sir Manda po. Thank you po sa inyo, sir. Sana po pagpalain pa po kayo and sana po marami pa po kayong matulungan ng mga Pilipino po na gusto po talaga makauwi ng Pinas. Samantala, bumisita lamang sa kanilang anak katapos sa Melbourne ang mag-asawang Laserna. At noong pumutok na ang COVID-19 pandemic, na-stranded sila sa loob ng 6 na buwan. Plano lang talaga namin is to tour for 1 month. We did not really plan to stay longer until our March 18 flight got cancelled because of COVID-19 lockdowns. Malungkot na masaya, bittersweet ika nga, kasi maganda sa Australia at nandun ang aking apo at anak. Pero kagaya nga ng sabi ko, madami kaming naiwan na trabaho at business na hindi pwede maiwan ng matagal. Kaya masaya talaga kami na finally nakabalik na kami at maayos na namin lahat ang naiwan sa Pinas. May ilang Pilipino naman ang mas pinili na lamang na manatili sa Australia dahil sa takot sa COVID-19 situation sa Pilipinas ngayon. Patuloy po kayong makipag-ugnayan sa amin. We will find the way for you. I cannot guarantee that there will be subsequent repatriation flights that are funded by the government. But through networking and the like, we'll be able to assist you. And we're also hoping sana magkaroon na ng regularity yung flights. As of August 17, pumalo na sa 25 katao ang namatay sa Victoria State sa loob lamang ng isang araw dahil sa COVID-19. At 282 naman ang nagpositibo sa virus. Umaasa ang ilang mga kababayan natin na mailift na ang stage 4 restrictions sa Victoria upang may masakyang commercial flights pauwi ng Pilipinas. Kasalukuyang kinakalap ng Philippine Embassy dito sa Australia kung ilang Pinoy pa ang gustong umuwi sa Pilipinas. Nag-uulat mula Australia, Rhea Bragas, TFC News.